What's up mga kasawsaw? Welcome back uli sa aking YouTube channel. Ito ang kasawsaw Avenue. So magandang umaga sa inyo. So back to Funny Bloopers na naman ako. So ngayong araw mga kasawsaw, kung saan magpapatawa na naman tayo. Ayan, bloopers na naman. Paano masabi? O kung muna sa aking bagong kaibigan na vlogger na si Maclean TV na taga Poblacion Rizal. So ayan, siya siyang vlogger, Maclean TV. Ayan. At aking bagong kaibigan na si Joy Pascua, Jan Roman Ray, yan. Sila yung mga security guard dito sa poblasyon sa Passbyte. So, ang kaibigan na si Chads Torrecampo. So, shoutout sa iyo mga bagong kaibigan. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. So, abangan nyo mamaya aking twist dito sa kasawsawabing nyo. Twist daw. So, ang matinik magiging natinik. Anong klaseng tinik yun? So, mamaya pag-usapan natin. Standby mga kasawsaw. A little longer than a few minutes later. Iba na talaga mga kabataan ngayon, pre. Pre, paano mo naman nasabi yun? Dati kasi pag sinabi ng mga magulang na magsunog ka ng kilay sa pag-aaral, pero ngayon, eto na. Ayan, sunog ka talaga kilay. Kakaiba. Paano naging cute yan? Pabigat yan. Ibang iba, sunog ka talaga kilay. Dati rin kasi sinasabi ng mga magulang natin na dapat subsub tayo sa pag-aaral. Pero ngayon, iba na. Ayan, no? Subsub talaga. Kaya... subsub sa pag-aaral. Ganun. 1 minute 37 seconds late. Pre, ko ba kung ma-teacher sa eskula, ang tawag ba doon ay matinik? Depende yan, pre, kung gusto nyo itawag nila sa'yo. Ibig bang sabihin nun kahit hindi tungkol sa mathematics ay may mga kasabihan din ba doon? Kagaya nga ng kasabihan na, ganito yan ha, ang lumaka daw ng matulin, kung matinik, malalim. Nabigkas kasi tungkol sa math, kaya matinik. Pero ibang subject ka, Ano naman may ibang kasabihan mo? Ang lumalakad kasi sa akin kasi ang lumalakad ng mabagal, nalulubugan ang araw. Di ba na matinik pa, basta makapunta agad sa paroroonan. Ayan. Para sa akin ha, di ba na mapagaw, slowly but surely. Ayan. May iba ako ha, pre ha. Ano bang tawag mo sa isdang matinik? Isdang matinik? E di martiniko. Iba naman kasi yung martinikong isda. Ilalagay sa aquarium ha. Yung nahuhuli sa lawa dito sa Laguna. Dito yan ha. Sa baybayin natin ha. Ang ibig ko sabihin, ang isdang yung ba lagi nakakatinik ha. Pag kinakain natin, yung isdang nakakatinik. Ah yun, edi isdang bangus. Yan. Bakit ano naman ang kinalaman nito sa'yo? May problema ako pre eh. Natinik ako eh. Pero medyo masakit. Baka naman kasi matulungan mo ako. Ang ginagawa dyan, pre, dapat kapag natinig ka, dapat kumain ka ng saging. Epektibo yun. Oo. Ito ba yun? Saging? Saging lang makawala na agad kapag natinig ka? Hmm? Puro ben yan, pre. Try mong kumain ng saging, ha? Maalis yung tinig. Sige, pre, try ka, ha? Kain ako ng saging ha. Tignan natin kung epektibo ba talaga. Tignan natin sinasabi mong saging na yan ha. Sakit kasi. Langiya ka. Grabe ka naman kumain ng saging eh ha. Lamon king eh. Ha? Hmm? Lamon. Matagal na kasi akong pinahihirapan ng tinik na to eh, ha? Pero kain pa rin ako. Alam mo ba pre ha, ang saging ha, pampakini siya ng kutis. We, di nga. Paano mo nasabi yun ha? Paano nasabi? Nakakita ka na ba ng unggoy na may tigyawan sa mukha? Di ba wala? O di makinis? Langiya ka. Puro ka naman kalukuhan niya. Ayoko na kumain ng saging. Ayoko na. Di naman kasi nakakawala ng tinik eh. Pag sabi ko kumain ng saging, mawala ng tinik. Di naman eh. Inilantakan mo nang kumain ng saging eh. Ano, hindi pa naalis yung tinik sa lalamunan mo?
Ano ba? Bakit? Hmm? Sino naman yung sabing sa lalamunan ko bumara yung tinik? Aber? Sabi mo kasi natinik kaya, bakit ba hindi nawawala yung kirot? Aber? Paano mawawala ang kirot? Ha? Eh, sa paa ko natinik eh, ha? Sa paa. Wala din. Hey,